Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video naman na ito, crypto.com or crow versus US dollar tether for the short term and long term ang ating i-analyze. At kung makikita naman natin, talagang valid itong support na ito. So ipapaliwanag ko din sa video na ito kung ano bang interpretation natin sa candlesticks na ito. Bakit ba siya umaangat at bumababa? Ano bang nangyayari sa kanya? At kung yung conclusion natin, kung ano bang dapat natin gawin sa crow ngayon, kung good to trade ba siya, good to hold, or good to sell, ano na ba bang dapat gawin? And by the way, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian G. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa rin dyan si investor, ano? Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya naman kung gusto mo yung mga videos na ginagawa natin ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. No, especially araw-araw po ako may analysis and may updates dito sa crypto.com at sa mga iba pang crypto katulad ng Gala, Enginecoin, SLP, SHIB at marami pang iba. So kasi mahalaga na ma-analyze natin ito araw-araw dahil na sa continuous market sentiment niya kahit makikita nyo naman in daily time frame. No, sa bawat galaw or sa bawat isang araw na galaw ng crypto.com at ng mga ibang cryptos ay mahalaga sa mga traders yan katulad ko. So, sa video na ito, maririnig nyo yung trading perspective or yung pag-trader perspective at investor perspective na sasabihin ko sa inyo. And by the way, i-announce ko na din pala dito yung ating trading group chat for beginners at ang ating pag-giveaways at parapol na Apple earphones at cash. No, magbibigay tayo ng maraming cash or maraming pera dyan sa mga ka-traders natin kasi ibabalik ko lang yung kanilang support, pag-suporta sa akin. So, it is a token of appreciation para sa kanila. Ngayon, paano ba makasali dyan sa parapol mo, the estudyante trader? May babayaran ba kami? Actually, wala po kayong babayaran miski piso. Ngayon, para makasali sa ating raffle or para may entry na kayo, para may chance kayong manalo, no? At para makasali na kayo sa ating trading group chat for beginners, ang tanging gagawin nyo lamang po ay unang-una mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. At pangalawa po, pakilike na ang video na ito para naman nang malaman ko nang sa gayon, no? Kung gusto nyo ba yung mga ginagawa nating videos or content. At pangatlo, i-comment nyo na yung inyong Facebook name dyan sa comment section kasi halimbawang manalo kayo, doon ko kayo i-reach out or tatawagan. And then, syempre, isasali ko din kayo sa ating trading group chat for beginners. So, ngayon, kung nagawa nyo na yung 3 steps na yun or 3 mechanics, makikita ko na yung Facebook name nyo dyan sa comment section. Mai-add ko na kayo sa ating trading group chat for beginners. And at the same time, may chance na kayong manalo ng ating pag-giveaway na Apple earphones. So, mamahalin po yan. Swerte yung mananalo. Kaya naman, sumali na kayo. Wala namang mawawala. Dahil baka hindi nyo alam kayo na ang sumunod na manalo. Actually, may nanalo na po last week doon sa live stream natin. At shipping yun na yung kanyang earphones. So, sa December natin, ilo-launch yung parapol ng money. So, without further ado guys, magsimula na tayo dito sa analysis natin dito sa crypto.com price. So, ngayon, unahin natin muna yung technical analysis part ng crypto.com. Ibig sabihin yung chart, no? Tungkol sa technical analysis about historical price movements and chart patterns and yung kanyang price range. So, unahin muna natin dito much better yung price range at ipapaliwanag ko kung ano bang interpretation ng bawat paggalaw ng candlestick na yan. So, ngayon makikita natin na simula nung umangat siya, lapit na nga ng 0.98 US dollars. So, magwa $1 na pero hindi pa inabot, konting-konti na lang, mga piso na lang, no? Mga piso na lang yan. So, yung 0.98 kasi approximately, yun nga, 49 pesos. Kasi ang $1 ay 50 pesos, right? So, ngayon, yung pinaka all-time high niya ay 49 pesos. Ngayon, dineclaim na siya simula nung tumaas siya dyan. Ibig sabihin, binuhusan na. Ibig sabihin, marami na nag-sell, nag-panic selling. So, ano na yung estado ng crypto.com ngayon?
So ngayon makikita na nga natin na nasa range pa naman siya ang gala, tuloy na sasabi ko kasi inanalyze ko sa kanina. So ngayon ang crypto.com eh nasa range pa naman. Ibig sabihin na andun pa naman yung momentum, hindi pa naman siya natitinag, hindi pa naman siya tumitigil, pero kumbaga nag-slow down lang naman dito ng saglitan, pero makikita nyo lumalaban pa rin yung mga buyers para protektahan yung price range na ito para nang sa gayon hindi na bumaba yung price ng crypto.com below this our support area. 'Di ba? So ano ba yung support area niya? So yung support area is approximately 0.64 US dollars to 0.72 US dollars. So support means sa mga baguhan diyan, every time kasi na pumapasok yung price niya dito sa price range na ito, no, it yung nasabi nga natin inside or sa loob nga nitong green lines na to, between these two green lines ay tumataas ang price. Ibig sabihin nagba-bounce back, ibig sabihin nagre-reversal, tumataas ulit, dito yung maraming bumibili, no, yung mga buyers natin to be able to push the prices up. Kasi tatandaan natin guys, the buyers bring the prices up and the sellers bring the prices down. So it basically means sa support, dito talaga yung ideal buying natin. Dito talaga yung maaari tayong bumili. So disclaimer guys, hindi ko sinasabing bumili agad kayo, nauna, hindi ganun. Kasi sinasabi ko rin na i-research nyo muna bago kayo bumili. Kasi sa totoo lang, nasa atin pa rin yung desisyon at due diligence natin sa pagre-research bago tayo mag-trade or mag-invest sa kahit anumang cryptocurrency. No? So, ayun, sana nagkakalinawan tayo. Ngayon nga, since ang support level niya ay malapit na dyan at ang resistance niya naman, yun nga, yung pinaka-all-time high niya, 0.90. Ang resistance naman, isa siyang price level na kung saan every time na tumataas doon or umaabot doon yung price, bumababa, no? Parang kabaliktad rin sila, which is, namang magkabaliktad, no? Kaya nga, nai-imply yung kasabihin na buy on support, sell on resistance. Eh, kapag ka ganun talagang ginawa ng mga traders, no? Trading psychology kasi, kumbaga sa basketball, yung kalaban mo, no? Hindi pa man gumagawa ng action, alam mo na yung possible na mangyari, alam mo na yung gagawin niya. Kumbaga, ano yun eh, it deals with the psychology din, the mindset, and the behaviors of the traders and investors in the market. No? So, ito yung resistance natin. So, malalaman natin yan, mga nasa 45 pesos. So, ngayon, ang maliwanag lang na range ng crypto.com ay between, no? Between 30 pesos to 45 pesos. Ayan lang yung pwedeng galawan ng crypto.com na yun for the short term. Ayan yung price prediction natin. So, ang price prediction natin, pwede siyang umabot ng 45 pesos. Pero guys, hindi ko sinasabing madalian, hindi ko sinasabing ganun kabilis. No, may mga nagko-comment kasi diyan, sinasabi, sir, di naman tumatama price prediction mo eh. Hindi naman tumatama analysis mo. I think yung mga nagko-comment na ganun, they are very unrealistic person. Why? Kasi akala nila, no, gusto agad kasi nila yung mabilis na kitaan, no, which is walang ganun dito. Trading is a game of patience. No, hindi porket sinabi ko na may possibility siya tumaas, eh isang araw, dalawang araw, makikita mo na agad yun. So, kasi ito, since makikita natin sa daily time frame natin titignan, no, na yung candlesticks niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1 week siyang nag-retrace, kumbaga ngayon na lang bumabawi. And makikita natin yan, siguro, no, 1 to 2 weeks from now, may chance ng umangat ng 45 pesos. Pero guys, walang kasiguraduhan at syempre, hindi ganun kabilis yun at hindi ganoon kadali. Kasi makikita natin na, ayan nga, nag-retrace, may mga sellers. Hindi tayo masusunod dyan, hindi ikaw, hindi ako. Kumbaga, masusunod dyan yung overall or yung majority ng market sentiment. So, paano malalaman ng market sentiment? Basically, i-count nyo lang yung red candlesticks, no, versus green candlesticks. So, malalaman nyo na kung ano ba ang gustong mangyari ng mga traders at investors dyan, no?
Kasi kapag ka-red, ang nangingibabaw, ibig sabihin, ang mga tao in trading psychology, nasa stage pa sila ng fear, uncertainty, and doubt. Ibig sabihin, nangangamba po sila, parang ina-avoid pa nilang bumili, no? Para nang sa game, pataasin ang price nitong crypto.com. So ngayon, ano na ba ang dapat gawin? Buy na ba? Sell? Ano ba ang dapat namin gawin dyan, the estudyante trader? Para sa akin, sa mga traders dyan, no, sa totoo lang, ang totoong sagot ko dyan is, okay itong pasukin, especially ngayon, nasa range naman siya, as long as, no, as long as may trading plan kayo, alam niyo yung entry point niyo, kasi andyan na nga yung opportunity, oh, let's say, andyan na yung opportunity, good to buy, oh, bibili na ba kayo agad? Hindi agad kasi kailangan nyo pa rin evaluate sa sarili nyo o hindi nyo pa nga napapagplanuhan yung kung magkano ilalagay nyo yung pera. Pagplanuhan nyo muna bago bumili. Kumbaga, wag bara-bara, wag basta pasok ng pasok. Kasi guys, kapag hindi natin inaaral muna bago pasukin natin yan, mas mapapalaki yung possible na ating loss. Diba? Pero kapag ka nag-aral tayo, mangyayari? No? Tataas yung confidence natin, mami-minimize natin yung possible losses, and at the same time, no, for the advantage, mas mamamaximize natin yung possible profits natin. So ngayon, ang sinasabi ko, no, para sa akin, good siya pasukin ng mga traders kasi ang mga traders, bilis sila ng crypto.com ngayon, bebenta din na mamaya. No? Bilis sila ng crew ngayon, bebenta nila bukas. Ganun lang ang time span ng pagiging trader ng holding period. Pero mga investors kasi neto, no, pag-usapan natin niya mamaya, dyan lang kayo, no? May advice din ako sa inyo at may tip, no? Makakatulong sa inyo yan, dyan lang kayo. So ngayon kasi kapag ka, ganyan, makikita natin, talaga namang okay siya pasukin kasi nga nasa range. Pero at the same time, kailangan nga, unang-una, eto tip ko sa mga traders, kailangan may trading plan kayo. Alamin nyo pa rin kung saan kayo e-entry, kung saan kayo e-exit. Alamin nyo yung support and resistances. Ayan, magbase kayo dito or gumawa kayo ng sarili nyo. At mag-add din kayo ng parameters and ng indicators like yung volume. Tignan nyo kung mataas, no? And at the same time, yung moving average, kung ano ba uptrend, sideways, for the short term, ano ba, no? So, akala ng mga ibang tao kasi, ito sabihin ko lang, akala ng mga beginner na traders, especially yun nga, mga bago pa lang, akala nila, okay, may extra akong pera, ilalagay ko dito sa crypto.com or sa crow, tapos hindi ko pag-aaralan kasi nga, mura yung price, o kaya naman, may iba silang paniniwala, no? O tapos, matutulog ako, tas bukas may kikitain ako, malaki kikitain ko. Akala nila guys, ganun kadali kumita sa trading, which is hindi, dami talagang kailangan gawin muna na preparation bago tayo maging profitable dito. No? So, ayun yung katotohanan, sinasabi ko na sa inyo. No? So, yun nga, kailangan may trading plan kayo. Pangalawa, risk management. No? Alamin nyo pa rin, kala kasi ng mga tao din, hindi po, porket pataas ang crypto.com na ganyan, ibig sabihin, forever na siya pataas, wala nang, hindi na bababa ito. So, hindi ganon. No, tignan pa rin natin yung, kaya nga risk management eh. Ang tinitignan mo doon is yung risk na associated with doon. Kasi nga, makikita natin sa daily time frame, at that time, nung pataas ang crypto.com, lahat gusto bumili. No, natural lang yan, kasi nga trading psychology eh. Kumbaga, nasa ano na sa atin yun, innate na sa atin yun, or natural na sa atin yun na, syempre, pag tumataas, gusto nating sumabay, no, lahat gusto bumili, pero pagkapababa na, ayan na, diba, puro na tayo panic selling, puro na tayo negative sentiment, ano na sinasabi ko dito, no, pagkapataas ang mga crypto na ganyan, nakakalimutan na natin mag-risk management, puro positive na lang tinitignan natin, puro gains na lang nasa utak ngayon, nawawala na yung risk management. So, kaya naman, mas ibis nakikita ka, malulugi ka pa. Diba? So, yung sinasabi natin dito, maraming kailangan gawin. And I hope nakatulong ako sa mga traders dyan. So, ganun lang talaga, preparation meets opportunity. So, ito naman, sa mga investors naman, no? Ito, sasabihin ko sa mga investors, guys. Ang investor kasi, kapag ang point of view mo dito ay isang investor, ibig sabihin, bibili ka ng crow ngayon, tapos ibibenta mo siya next month. No?
bibili ka ng crow ngayon, ibebenta mo siya next years at sa mga susunod pang year, no? Ganun ang time span ng pagiging investor or ang holding period. So ngayon, hindi yan madadala sa pag-predict ng price na ganito, na ganyan. Kasi lagi niyong tatandaan, the traders, they are looking for the price and the investors, they are looking for the value. So ngayon, ang maipapayo ko lang sa mga gusto mag-invest dito sa crypto.com, no? Huwag kayong mag-focus sa price. Sa totoo lang, no? Huwag kayong mag-focus sa price. Bagkos, mag-focus kayo, ubusin niyo yung time niyo sa pagre-research nitong crypto.com bago kayo bumili. Ayun lang naman yung akin eh. Actually, walang masama na bilhin mo. Walang masama na mag-invest ka. Walang masama na mag-trade ka. As long as prepared ka, as long as pinag-aralan mo ito, no? Kasi kung hindi, kung hinulaan mo lang, okay, bili ako ngayon kasi mura siya, bili ako ngayon kasi kumita yung kaibigan ko, bili ako ngayon kasi hype na hype siya, eh, para ka lang ng hula. Walang naidadagdag sa'yo na value yun as a day trader and as an investor. So, ang sinasabi ko dito, bago ka bumili, pag-researchan mo muna. Ano i-research mo? Ano kailangan mo i-research? Unang-una, ang kailangan nating i-research dyan sa crypto.com, unang-una yung mga developers neto. No? A week ago, ni-research ko na lahat ito, lahat ng fundamentals niya, the developers, the projects, and syempre, para kayo naman yung first-hand information, kayo talaga yung makaalam, I highly suggest na gawin niyo siya in your own personal way, in your own way, para at the same time, ma-train din kayo or masanay din kayo na mag-research. Kasi hindi talaga pwede sa investing yun, lalo na sa crypto. Diba? Na hindi ka mag-i-research. So ngayon, eto, pag-researchan yung mga developers kung sino ba sila, kung anong background nila, kung transparent ba sila sa mga investors. So ayun, kailangan kasi yun na kung good sila, definitely good management. Kapag ka good management, anong indication nun? No? Ibig sabihin, sa harapan ng mga investors at traders, magiging ano sila, babalik yung diba nga, eto, bumababa ang crow. Diba? Kapag ka naglalabas sila ng good updates and good management, syempre, magiging good sila sa harapan ng mga traders at investors. At kapag ka nagkaganon, no, unti-unting aangat ang price nitong crow. Kasi nga, dahil good image sila, diba? O, sino ba namang mag-i-invest sa isang particular company or sa dito sa crypto na puro bad news ang nilalabas? Sino? O, diba? Wala rin bibili. Kahit ako, hindi ko rin bibili yun eh. So, ang indication nun, ibig sabihin, kailangan makakita tayo dyan ng long-term growth, ng good news, ng good fundamentals para masabi natin na good to invest siya. Ayun lang naman yun eh. Kung sa pag-research nyo, ang crow, no? Kasi ito, ni-research ko din, ang crow kasi, isa siyang company, no, nakikipag-partnership din sa NBA, no? Sa NBA, yung mga teams dyan, sa mga jerseys, pinopromote nila. At ito kasing mga behind these crypto companies, behind those corporations, are businesses pa rin naman. Ibig sabihin, kumikita sila at at the same time, nakakatulong sila sa pamumuhay ng tao, even digitally. No? Yung mga metaverse, yan, yung mga ganyang bagay. Ibig sabihin, may ambag sila sa mundo para makatulong sila sa pamumuhay ng tao. No, para mas maging better place pa ito o kaya naman mas gumanda nga or mas maging efficient yung pamumuhay ng tao dito sa mundo. Ganun lang naman kasimple yun eh. And kung sa tingin mo, itong crypto.com, no, itong crew ay tatagal pa siya base sa pagkaka-research mo ng 1 to 2 years from now, 2 to 5 years from now, edi go for investing, 'di ba? Why not, no? Kasi iba-iba talaga tayo ng parameters, iba-iba tayo ng approach and the way ng pagre-research, kaya naman iba-iba tayo ng perspective. Pero, ang mahalaga lang, no, bago ka pumasok, ni-research mo muna para na sige, walang sisihan, hindi mo pinagsisihan yung nagawa mong decision. Kasi, guys, sa totoo lang, sa lahat ng video, sinasabi ko to, we have to be accountable in everything what we do, especially kapag kami kasamang pera na yan. Kasi, yung pera na yun, no, hindi lang naman natin pinulot yung pinagtrabahuan natin yung, kaya mas mahalaga na pahalaga natin or protektahan natin ng ating kapital, no? Hindi lang tayo basta pasok ng pasok sa isang investment, lalo na dito sa crypto, napaka volatile ng galaw, napaka lakas ng fluctuation ng price, no?
So, ibig sabihin, tayo lang din ang sisisihin sa uli kung malugi man tayo. So, para wala tayong pagsisihin sa uli, gawin natin yung best natin para ma-prepared or yung preparation natin para bago tayo mag-invest sa mga crypto na ganito. So, I hope guys, marami kong na-impart na learning sa inyo. Hindi, ang gusto kasing paratingin sa mga videos ko, sa bawat videos ko, hindi lang yung pag-analyze ng coin. Ang gusto ko talagang pinapoint out ko dito, kung ano ba yung values ng mga traders and investors, kung ano ba yung mindset dapat ng pagiging trader, kung ano ba yung mindset dapat ng pagiging investor. So, hindi lang yung puro analysis. So, kailangan ma-impart ko sa inyo yun or makasanayan nyo din na maging accountable, maging responsible na trader at investor. So, para maging tayo ay profitable. So, ako naman po mga pagbigyan nyo mga ka-traders, i-comment nyo naman dyan sa comment section kung ano bang insights nyo and perspective nyo dito sa crypto.com. Sa tingin nyo, tataas pa ba siya ng $1 kasi malapit na siyang tumaas eh. At makikita naman natin na although nag-retrace siya, pero andun pa rin naman yung momentum. Ibig sabihin, ang mahalaga dyan sa crypto.com is bumaba siya, nagtipi yung mga tao, may selling pressure, pero nagtambay pa rin siya, nag-stay pa rin siya sa particular range na ito. Ibig sabihin, kung mag-breakdown siya dito, ibig sabihin kung yung price niya pumunta dito below this hour to green lines, which acted as a support price level, ibig sabihin, namatay yung momentum. Ibig sabihin, nawala yung momentum. Nawala yung mga buyers para paangatin, no, pa rin yung crow. Pero as long as nandito siya sa range na to, as long as nagmamaterialize itong support na ito, as long as maraming bumibili dito sa support, good siya for trading. At for investing, aralin nyo muna maigi at base yan sa pagre-research nyo kung ano magiging outcome or decision. So, maraming salamat sa panonood mga ka-traders. At by the way, yun nga, sa mga gustong sumali sa ating pag-giveaways at sa Trading Group Chat for Beginners, i-subscribe nyo na ang ating YouTube channel, i-like na ang video na ito, at then at the same time, i-comment nyo na yung Facebook name nyo dyan sa comment section, syempre para ma-add ko kayo sa ating Trading Group Chat for Beginners, and at the same time, may chance na kayo manalo ng Apple earphones, sumamahalin po yun, swerte yung mananalo, at may chance na kayo manalo ng ating pa-cash giveaway. So, para po sa inyo yan. So, thank you again mga ka-traders. God bless us all. See you on my next video analysis. Bye-bye po.